short of breath, nahirapan akong huminga. Then yung aking eyelid medyo nag-swollen, so I stopped na. So meron pang isa na. Good morning mga beautiful mommies, mga beautiful nanay, mga gantang nanay na, mga sexy at sa mga chubby na katulad ko. Yeah, so kanina nang ganyan tao ng aking kaibigan kasi bumili ako ng gamot ni Adelaide para sa ubo. May ubo na naman yung bata. Then, bumili ako nitong tawag dito, rescue sweet like a candy. Kasi yung binili ko na Calms tablet para sa gagamitin ko sana sa akin driving test is siguro hindi hiyang sa akin. Nung nakadalawang tablet pa lang ako, medyo nag-short of breath, nahirapan akong huminga. Then, yung aking eyelid medyo nag-swollen, so I stopped na. So, meron pang isa nag-recommend ganito sa page sa Facebook. So, try this. Para lang daw siyang candy. I-take to before your driving test. Magtay ako ng isa nito. I-try ko muna. I-try ko. Then, yun, let's see if hiyang sa akin. Pag di hiyang, stop ko na. Then, lalaksan na lang ng loob. Yan, talagang ako'y kinakabahan kasi malapit ng aking driving test. Yan, mami. Kararating ko lang mga 20 minutes ago, galing nga kami ng town. Yan, medyo nag-window shopping. Ngayon nga, bumili kami ng gamot. Yung kaibigan ko naman bumili ng damit, pantalon. Kasi nga, may sale. Gusto ko rin sanang bumili, kaya lang nanghinayang ko sa pera. Yan, kararating ko lang 20 minutes ago, naglinis ako ng konti. Then after that, may 25 minutes pa ako bago sunduin si Adelaide kasi nasa school. Yan. Ganda lang ang routine ko every day pag may pasok si Adelaide. Then Saturday, driving lessons ko. Kung kahit nandito si Mister, siya buti pag nandito si Mister, yan ang kapag driving lessons ako, siya yung nag-aalaga kay Adelaide. And pag after ng driving lessons ko, so lalabas kami ng konti, pupunta kami ng pub, iinom ng konti. Then kada Sunday nag-take away kami kasi nga wala nang time magluto. And pag Sunday kasi aalis na naman siya pupunta ng trabaho. Yan, ganun lang, paulit-ulit. Ewan ko kung hanggang kailan, hindi ko alam kung kailan matatapos ang trabaho ni Mr. Doon. Yan, yung aking laptop, is 8 years old na. Then, ano na siya? Namamatay na siya ng sarili. So, hindi ko pa mapaltan kasi hindi ko masyadong ginagamit si laptop. Kaya, hinahin din naman ako sa pera. Meron naman akong telepono at tablet kaya pagtsatsagaan ko muna yan. Yan. Ano to? Try natin ngayon. Isang piraso. Yan. Sana naman epekto. Try natin to isang candy. Oop, paano ba to? Yung flavor niya is black currant flavor. Yan. Para siyang taste raspberries, blueberries. Ito ko sa inyo ang aking laptop na may sumpong na. Ito o. Ito yung aking laptop na 8 years old na. Asa. No, not 8 years old. This is 2015. Yeah. 2015. So, what's the date? No. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Exactly 8 years. Tama siya. Binuksan ko siya, pero namatay. Yeah. So, pangalawa na to, pinapaltan ko to ng battery dati sa Pilipinas pa. Sa Pilipinas pa. Kasi ngayon yung una nag-debat yung battery. So, hindi ko masyado nagagamit. So, kumusta kayo dyan mga mami, mga nanay? Pasensya na po. And salamat sa mga manunood o nanonood. So, Tagalog na ako kasi hindi naman ako masyado mag-English. Nag-English lang ako kahit papaano. Babarok-barok pag si Adelaide na nandito. Tinuturuan ko siya mag-Tagalog. Basic lang, paunti-unti. So, nakukuha naman niya. Yan. Ayos naman yung lasa ng candy. Ewan ko lang kung anong epekto. Kasi, since nito lang, nagkaroon ako ng anak. Medyo sensitive na ako sa mga vitamins. Pag hindi reseta ng doktor, yung over-the-counter lang bibili ka. Medyo nahihilo ako, nagpapalpitate. Kaya,
Hindi ako nagbo-vitamins ko yun. Sabi ng asawa ko, magpatingin daw sa doktor. Magpatingin naman ako, ayos lang. Pero nakakalimutan ko lang magtanong kung pwede ba akong bigyan o resetahan ng vitamins na mahihiyang. So, susunod na punta ko sa doktor, mag-aasa ko ng vitamins. Hindi umulan mamaya paglabas ko kasi nga, ang hirap pag naulan. Ayaw ni Adelaide magpalagay ng plastic na cover doon sa kanyang pusher trolley. Kaya ako sa prank. Ay, nababasa yung bata. Pag nabasa pa naman, ang daling kapitan ng ubo, kawawa naman na ubo sa gabi. Di tulad pag tayong adult, pag alam natin yung ating lalamunan ay mga makatina. So, inom na agad tayo ng gamot. Tapos, mga tea, lemon tea o calamansi tea. Yan. So, natatanggal agad. Asawa ko, ganun din. Matigas ang ulo. Ayaw minom ng gamot. Kundi pa ipaalala. So, bye. See you later. Bye. Sigurado ka doon take a picture niya? Oo. Hey, mga mami, nandito kami sa cemetery. Dito kami dumaan. Shortcut. Siguro dito? Sigurado. Yan ang aking kaibigan. Nagpa-picture pa. Hindi alam cemetery pala. Di ba sabi ko sa'yo, 100 years old. So, okay, sinabi mo 100 years old. Cemetery. Yan. Yan. Pupunta kami ngayon ng town. Bibili ako ng pampakalma. Pampakalma. At na-stress na. Yan. Ito yung train station. Sige, off na muna natin at madulas talaga. Yan mga mami. Isa ko isusundo na kay Adelaide. Buti naman at hindi na ulan pero sobrang lakas nung hangin. Makikita mo sa galaw ng mga puno. Yeah. Then, medyo ambon pero hindi naman malakas. Susunod na ako kay Adelaide mga 5 minutes more and then ako yung alis na. Yan. Sana okay yung bata at hindi naglaro sa labas. So, see you in a minute. Bibidyohan natin mamaya si Colette pag uwi. Yeah, bye-bye. See you later. Kababalik ko lang ulit. Pasundo ko pa kay Adelaide. Yeah, binigyan siya ng galing naman. Binigyan siya ng book stock gift kit, book trust, yan. Kagaling naman dito, ang daming libre pa sa mga bata. Yan, book. Ang nasa loob niya is like books, parang mga coloring books, yan. Then, ito rin libro. Yan, ang daming libro sa bata. Yan, maraming salamat sa school nila Adelaide. Karamihan. Ganda rito kasi free ang pag-aaral ng mga bata. Yan. So, mga mami, thank you very much ulit. Maraming salamat. Si Adelaide ayaw magpa-video yun. Naghumingi agad ng dede ng pag-uwi. Pagdating namin sa bahay, pingi daw siyang milk. Milk mukhang uhaw na uhaw at pagod na pagod sa paglalaro ang bata. Sobrang lakas ng hangin. Unti na ako madala. Sige na mga mamis, bye-bye po. Bye-bye.